Hello, magandang araw mga mag-aaral na nais matuto ng tungkol sa ating araling panlipunan. Ngayon, para sa inyong grade level, pag-aaralan natin ay ang geografiya. Ito ay pag-aaral tungkol sa physical na katangian ng daigdig. Pagtalakay ito sa mga pinagkukunang yaman. Sa klima, sa panahon, at kung paanong pakikisalamuha ng mga tao sa bawat isa. At kung paano nilang tinatrato o inaalagaan ang kapaligiran. Ngayon, alam niyo ba na ang Pilipinas ay kasama sa isa sa sa malaking kontinente dito sa daigdig? Ito ay ang Asia. Ngayon, bilang ang Pilipinas ay parte ng Asia, dapat nating maintindihan na ang Asia ay nahahati sa limang rehiyon. Ang una ay ang Hilagang Asia. Pangalawa, Silangang Asia. Pangatlo ay ang Timog Asia. Pang-apat ay ang Kanlurang Asia. At ang kinabibilangan ng Pilipinas ay ang Timog Silangang Asia. So pag tinanong, saan nakabilang ang Pilipinas? So sabihin nyo, siyempre sa Asia. Sa ang rehiyon ng Asia? Ang sagot, sa Timog Silangang Asia. Okay? Ngayon, pag-aralan natin kung paano yung pagtukoy sa kinalalagyan ng Pilipinas. Ang una, meron tayong tinatawag na absolute na lokasyon. Ito yung paraan ng pagtukoy sa kinalalagyan ng isang lugar sa pamamagitan ng mga imahinasyong guhit. Ito ay makikita sa mapa, or sa globo. Yan yung mga guhit na sinasabi natin. Ngayon, yung mga imahinasyong guhit na yan, sa gitna ng mapa at ng globo, ay tinatawag nating latitude. Ulit, latitude. Ito ay ang distansya or pagitan sa mga linyang paralel, pahilaga or patimog. Ang pangalawa naman ay ang longitude. Ano naman yan? Ito naman ang sumusukat sa distansya ng mga linya sa silangan or east at sa kanluran. Ngayon, mula sa prime meridian, yung ginagawa nating pagsukat or pagsasabi ng linya na yan. Ang Pilipinas ay matatagpuan sa pagitan ng 4 degrees at 23 minutes at 25 minutes hilagang latitude. Okay? Ngayon, meron din tayong relatibong lokasyon. Ano yan? Ito ay ang paraan sa pagtukoy sa kinalalagyan ng isang lugar batay
sa mga anyong lupa at anyong tubig na nakapaligid dito. Ang Pilipinas ay napapaligiran, say ito ang Pilipinas, napapaligiran ito ng iba't ibang anyong tubig. At ang tinatawag din ng ating bansang maritime o archipelago. Okay. Ngayon, meron tayong dalawang paraan ng pagtukoy sa relatibong lokasyon ng Pilipinas. Ang una, insular. Ito yung paraan na matutukoy mo ito, malalaman mo sa pamamagitan ng mga katubigan nakapalibot sa Pilipinas. Ang pangalawa naman ay ang bisinal. Matutukoy naman ito yung lokasyon ng Pilipinas batay sa lupain nakapalibot dito. Okay? So, yan lang yung ating aralin sa araw na to. Sana nakatulong at sana naintindihan niyo. Thank you!